Hello, good morning mga kaubas. Ito yung ating next na ipoproning. Dito tayo sa ubasan ni Mama Anabel. Brazilian hybrid din to mga kaubasan. Tingin nyo itong puno nito mga kaubas. Oh. Grabe yung taba. Oh. Halos maging kasing taba na ng braso ko mga kaubas. Ayan, ganyan kaganda yung kanyang mga sanga. So, aabangan nyo yung magiging bunga nito mga kaubas. Bibigay sa bunga ito. Ayan. Kagaganda ng mga protein cane. Gulang na gulang. Ayan. Tatabaan ng kanyang mga puno. Ayan, tingnan nyo, may mga bunga-bunga pa nga. Oh. Ayan. Sobrang kapal mga kaubas. Medyo lumaylay yung kanyang balag, dapat nakadiretso to eh. Sobrang bigat siguro kaya ganyan. Ito hindi na dumiretso, dapat nakadiretso to. Yan. Pero wala namang problema yan mga kaubas. Ito naman isang puno lang to mga kaubas eh. Pero sa puno may tumubo na isang ano pa, isang talbos pa pinatuloy, kaya naging dalawang puno yan. Yan, yan yung ating pabubungahin sa isang linggo. So ngayon, mag-a-apply ako ng triple 14. Pampabulaklak yan mga kaubas. Para pag nag-pruning, dire-diretso na lang. Tapos mag-i-spray din ako ng lanate. Yun lanate naman, yun yung pamatay para sa mga pumuksa sa mga bisitang uod. Kasi hindi may iwasan na pagka ganito kakapal, dayuhin ang uod to mga kaubas. Ayan mga kaubas. Yung 5 kilo yung ubos natin dito sa ubasan na to. 5 kilong complete o triple 14. Hindi naman kasi siya hindi naman matapang ang complete mga kaubas. Ano lang siya. Talagang maganda siya pagka pampabulaklak. Pangalaga sa mga ubas. Ayan. Kita nyo, sobrang lilim. Pag pinruning natin yan mga kaubas, mawawala na ililim yan. Magiging initan ulit to. Pero sinisigurado ko sa inyo, dodoble yung kapal nito mga kaubas. Ayan, tigan natin ha, pag mag-apply na tayo ng abono. Ayan mga kaubas. Grabe haba ng bunga. Ayan yung kagandahan pag yung ubas talagang nasa ilalim ng araw. Yung tirik na tirik yung araw mga kaubas. Ayan o. Yung mga bunga siya nakatago-tago. Pero yan yung mga bunga na yan, mas okay na i-pruning, tanggal lahat mga kaubas. Para yung mga bunga niya sabay-sabay, sabay-sabay niya ring ma-harvest. Yan mga kaubas. Ito yung ating complete na fertilizer or yung triple 14 na tinatawag. Ito yung ating lanate. Yan. Mag-spray din tayo mamaya ng lanate. Pang mga uod, mga kaubas. Ito yung ating complete na fertilizer o triple 14 mga kaubas. So, wala akong taga-video ngayon. I-post ko muna to para isabog sa puno ng ubas to. Tapos tutuloy ko na lang yung video pagkayari ko mag-sabog. Yun lang mga kaubas. Wait lang. So, ayan. Naisabog na natin yung complete na fertilizer or yung triple 14 mga kaubas. After nyan, didiligan natin. Ayan.
Ayan, mga kaubas, na isabog na natin. Dati yung triple 14, ano yan, brown na brown. Ngayon, parang kulay white na rin siya. Katulad na rin halos ng urea. Pero, sabihin nyo lang, pag mag-apply kayo ng triple 14, yung ano, sa agriculture, triple 14 kayo. So, ayan, mga kaubas, didiligan na natin. Ayan, mga kaubas, didiligan na natin para matunaw yung triple 14 at tumalab ka agad. Ganyan lang yung ano, parang inuulan. Mamaya spray naman natin ang lanik para pag pruning natin walang mahuhulog sa ating mga ano, uod. Grabe yung taba ng puno nito, mga kaugas. Nakakatuwa naman. Yan yung damo na yan, Bermuda yan, mga kaugas. Yan, hindi ko natin nanggal. Yan, Bermuda yan, oh, mga kaugas. Papakalat nito ng Bermuda, yan, tumakalat na iba. Kaya lang, dahil sa sobrang lilim nitong ubas, mukhang hindi na kakalat, mga kaubas, kasi ayun, naliliman ng gusto, pero sana kumalat. Yan, ganyan lang, mga kaubas, pag magpapabunga kayo ng ubas, kung maaari mga 2 linggo bago pruning mag-apply kayo ng triple 14. Ito kasi, mga kaubas, nag-apply na rin ako nung nakaraan. Bali, follow up lang ito. Para sigurado hindi masasayang ang pruning natin. Lalo ganyan, sobrang kapal ng ubas. Ayan. Marami-rami akong matrabaho nito sa isang linggo, mga kaubas. Sobrang kapal ng ubas, eh. Yan. Siguraduhin nyo lang na natutunaw yung complete para talagang tatalab siya sa ubas. Yan, mamaya mag-spray ako, mga kaubas. So, yun lang, mga kaubas. Patuloy nyo lang subaybayan yung channel ko. Then, kung meron kayong mga katanungan, sabihin nyo lang, mga kaubas. Tanong nyo lang, comment nyo lang para masagot natin. Yun lang po, mga kaubas. Maraming salamat po.